Ako po si Kabornok. Alamin natin. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kabornok. At abangan nyo si Kabornok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Alamin Natin! Babasahin muna natin yung isang aklat katoliko, My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravoir Moro sa page 345. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga katoliko ay dapat ilibing sa isang katolikong sementeryo kung mayroon man. Ang importante, kahit man lang pagpalain ang libingan, sa lugar ng libing, ang isang krus ay dapat itayo o markahan. Kadalasan, ang mga titik na RIP or Rest in Peace ay nakaukit sa lapida. So makikita natin na ang mga libingan ng mga katolikong namatay na ay may lapida na meron pong nakatitik na RIP at merong isang krus na itinatayo o minamarka doon mga kababayan. In line with that ay meron pong nagtanong sa atin mula po kay Kevin Kelly Alfeche, mula po sa ating Facebook page po ito, The Beloved Catholic. Ganito po ang kanyang tanong. Magandang araw po, Kabornok. Bakit po ba ang mga Katoliko kapag sila ay namatay, ang kanilang puntod ay may krus? Sa MCGI or Members Church of God International, may krus ba ang kanilang mga puntod kung mamamatay na sila? Salamat po sa inyong magiging sagot. Maraming salamat kay kapatid na Kevin Kelly Alfeche sa iyong katanungan. So, alamin natin kung bakit po kailangang may krus ang mga puntod ng mga yumaong Katoliko. Sige, sagutin natin ang tanong na yan. Unang sagot sa tanong, dahil ang mga Katoliko ay may malaking pagkilala sa krus ni Kristo. At yan po ang ating bababasa dito pa rin sa aklat nating ginamit, My Catholic Faith, ni Most Reverend Louis Laravoir Moro sa page 393. Ganito po ang ating mababasa. Hawak ng Iglesia ang tanda ng krus sa dakilang pagpipitagan at karangalan. Lahat ng ating libingan ay may taglay na tandang ito. O yan po ang ating nabasa. Ibig sabihin, mga kababayan, tayong mga Katoliko ay may malaking pagkilala sa krus ni Kristo. At yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galacia 6:14. Ganito po ang ating mababasa. Sumalit wag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang krus. Ang sanlibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na sa sanlibutan. Napakaliwanag po talaga ng ating nabasa. Sabi ni Apostol Pablo, ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga Katoliko, tayo ay kagaya din ni Apostol Pablo na kahit na tayo ay mamamatay na, meron pa rin pagkilala sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. O pangalawang rason, pwedeng maging tanda ang krus na may nakalibing na sa parteng ito ng sementeryo, mga kapatid. Kasi kung walang marka, kawawa ka naman, kagaya ng mga pariseo. Babasahin po natin yan sa Lucas 11:44. Ganito po ang ating mababasa. Nakakaawa kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang palatandaan at nilalakaran lamang ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Napakaliwanag po. Kaya kailangan ng marka, mga kapatid, o tinatawag nilang palatandaan, mga kababayan. Yan po ang sagot sa tanong ni kapatid na Kevin Kelly Alfeche. Sana maliwanag po ang ating naging sagot, mga kapatid. Pero meron pa siyang isang katanungan.
sabi niya sa MCGI, Micros ba ang kanilang mga puntod kung mamamatay na sila? Sige, pakinggan natin ang sagot sa tanong na yan mula po sa dating miyembro ng MCGI or Members Church of God International na si Brother Gabriel de Guzman. Ito, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Ito. Okay, para sa katanungan ni kapatid na Kevin, kung may krus ba ang puntod ng mga MCGI member ng mga namatay? Well, my honest answer and straightforward answer for that is hindi ko alam. But one thing is for sure, ito naman yung sigurado ako. May krus man yan or wala, hindi yun mahalaga sa kanila. Because ang aral sa MCGI is this, kapag ang tao ay namatay na, ang kanilang kaluluwa o yung espiritu napupunta na sa Diyos. So nasa Diyos na yung espiritu. Kaya, hindi mahalaga kung may krus man yan o wala. Wala na silang pakialam doon kasi wala na nga magagawa yung patay. At yun din yung dahilan bakit hindi na nila ipinapanalangin yung mga namatay. Kasi wala na nga magagawa, mga namatay, nasa Diyos na yun. So, ang dapat na ipanalangin is yung nabubuhay. Again, kung may krus man yan or wala, hindi yun mahalaga sa kanila. Hindi yun yung point ng kanilang pangangaral. But, yung sinasabi ko na ito is nagkaroon din ng contradiction. Hindi man sa may paglalagay ng cross na yan or what, but yung may magagawa pa rin yung patay. Kasi recently lang, nung namatay na si Soriano, itong si Daniel Rason, nangaral siya na si Soriano daw ay ipinagdadasal sila sa Diyos. No? Sumisigaw daw si Soriano, dun daw sa Dambana. Oh, yan, dun sa may Dambana. Guys, yung Dambana kasi na yun na tinutukoy ko, yun yung nasa aklat ng Revelation o yung pahayag o Apokalipsis. Meron kasi doon na yung mga santo nandun sa Dambana. Pagka ganoon, yun yung patunay natin na kinontradict ng MCGI yung kanilang aral mismo. Na una, na wala na daw magagawa ang patay. The mere fact na ipinagdadasal sila ni Soriano doon sa may Dambana, na aral nila ha, o di may nagagawa yung taong namatay na. Diba? Next is, yung ikalawang punto natin is, sabi nila wala pa daw nakakarating sa langit. The mere fact na si Soriano ay nandun na sa Dambana, regardless kung nasa ikatlong langit yan or ikalawang langit, kahit lagyan pa natin ng ikaapatong sanmang lupalok ng langit yan, ang point is, nasa langit pa rin si Soriano. Diba? Take note, aral ng MCGI ang sinasabi ko. At pagpalagay na natin, wala sa Dambana si Soriano. No, granting, baka naman magpalusot pa sila, wala sa Dambana. The mere fact na yung espiritu ni Soriano is nandun sa Diyos kasi kinuha na nga ng Diyos yung espiritu ni Soriano, nasan ba ang Diyos? Alam nga naman nasa impyerno ang Diyos, hindi ba? So nasa langit pa rin si Soriano. Take note, aral ng MCGI yung tinutukoy ko. That is only my analyzation or you can be also your analyzation sa mga aral mismo ng MCGI. So ito yung aking sagot sa iyo, kapatid na Kevin. I hope sana na-satisfy ka sa sagot ko bilang isang kapwa ko Katoliko. Thank you so much. Maraming salamat kay Brother Gabriel de Guzman sa iyong pahayag at sagot sa tanong ni kapatid na Kevin Kelly Alfeche. Sana po ay naging satisfied ka sa aming naging sagot. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung meron po kayong katanungan, ipadala po yan sa ating email address factbustersph@gmail.com. Pwede ding ipadala yan sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. O di naman kaya ay pwede nyo pong i-drop yan sa ating question box doon po sa ating website www.factbusterph.blogspot.com. O di naman kaya i-comment nyo po ang tanong sa video na ito, baka mabasa namin at mapili po ang inyong katanungan, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Fact Busters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno at ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay mabigay sa atin ng tunay na kalayaan.
God bless. I am Catholic. I am alive.